Muni ang ato ang kamuti. 1/2 kilo of... So, karon guys, ang unahin natin sa pagluto ng paano gumawa ng kamuti fries. So, balatan natin muna yung ating kamuti. Dapat bago ka magbalat ng kamuti guys, kailangan natin na yung kamuti natin is nahugasan na natin. Yan. Kailangan natin balatan lang yung kamuti natin para maging malinis at maganda yung ating niluluto. Kung ang mga anak ninyo guys ay hindi kumakain ng kamuti, pwede nyo ito gawin para makakain ng kamuti yung anak at mag-resistant siya pa. Itong ginawa ko guys is 1/2 kilo lang po ito ng kamuti. So, 2 beses lang kasi malaki ang ating ginagamit na kamuti is color yellow. Kung may violet na yellow, pwede naman, pero yung ano ninyo, yung price ninyo na maging color violet, hindi. So, yun na eh, pag color violet yung ano, yung kamuti price ninyo. So, ito guys, ito ang ating balatan lang guys, balatan lang natin. Dandahan lang, be careful lang sa pagbalat kasi yan. Para lang tayong nagbabalat ng kamuti. Dandahan lang sa pagbalat para hindi maubos yung ano, yung laman ng kamuti. Yan. Hindi mo pagkatapos mong balatan, mangiting yan. Yan. At sa mga bata dyan na hindi kumakain ng kamuti, ito ang gawin natin. Tayong mga ina ay gumagawa tayo ng paraan para makakain ng masustansya ang ating mga anak. So, iset aside muna natin yung ating ano, ating balat. So, ito lang guys. Yan. So, i-ano lang natin. Ganyan. So, ano na natin? I-slice natin at kailangan natin malapon. So, yun na guys, ang ginagawa natin. Yan. So, ang kailangan natin guys is kailangan lang natin na i-chop lang natin yung ating kamuti, i-slice lang natin yung kamuti natin pahaba. Para maging kamuti, parang fries din. Ito na guys, ganituhin lang natin pag-slice ang ating kamuti. Hanggang matapos. Lang. Chop, chop, chop lang na.
i-slice lang natin kahaba yung ating kamote. Ayan. So, ayan. Careful lang guys. Be careful lang sa pag-chop. Dami na natin na noon, i-slice, marami na. Half kilo lang po itong aking ginawa, guys. Pusa na aking kembaro ko. Marami na tayo na i-slice, guys, sa... So, check na magagana ito. Pwede din ito pang negosyo. Ito na guys, ang ating nagawa guys is isang plate ito. So, next na natin ito guys. Natin guys. Ayun, pagtakot. Isunod natin guys. Isunod natin ang pag-on ng ating stove. Ayan lang guys. Ganyanin lang natin. At ating hintayin na maging mainit yung ating stove. So, mainit na at ilagay na natin ang ating oil. So, konti lang muna ating ilagay na oil, guys. At hintayin na natin na mainit. Hintayin natin ang isang kakamuti para kung mainit na ba. Pag bumubula na, guys, ibig sabihin yan is mainit na ang ating mantika at 3D na. So, ilagay na natin ang ating kamuti. Ayan guys, at hintayin lang natin na maging golden brown ang ating kamote. Golden brown na guys ang ating kamuti at yan i-heat medyo muna natin ang ating apoy ating salan at yan kailangan natin yan guys ito. Kasi isa lang pa natin ito at ipatulo muna natin yung oil para isa lang natin ulit mamaya para mas lalong kumikrispy guys. Iba talaga ang amoy kapag kamuti fries guys is ano kasi mabango kasi yan. So sa mga nanay dyan na nahihirapan kayong magpapakain ng kamuti sa inyong mga anak, pwede nyo itong gawin. So yan, magdagdag tayo ng salang na natin
lahat ito, guys. Lang natin. Hintayin lang natin, guys, na maluto. Pabayaan lang yan hanggang sa maging maluto. Ito, patulog na ito. Yan, oh. Golden brown na, guys. Kailangan natin ipatulog. Set aside. I-set aside muna natin ito para ibalik natin ito. Yan, guys. Golden brown na, guys. At ating munang kuko. Kunin natin, guys. At isali natin. So, ilagay natin ulit, guys, para magpa-crispy ng ating fries na sinalang kanina. So, yan, guys. Sarap na. So, yan, guys. Masarap na at golden brown na ang ating kamuti fries. Amoy na amoy. Ang sarap. At lutong na lutong. Guys, masarap ito, guys, kapag mainit pa natin kakainin. So, ano pang hinihintay ninyo, mga mamis? Lutuan na ng masarap na pang merienda at pwede rin pang negosyo, pang extra income na rin ito, guys. So, ang dami nang nagawa natin sa ano, kahit sa ano din, yung isa i-ano naman natin. At masarap. Ito naman yung mac cheese. Masarap sa yung sumara. Masarap. Lagay tayo ng cheese flavor. So, kunti lang natin ang ating lagyan ng cheese flavor. Yan. Wala tayong pag-mixan.